si Maricel. Ang tawag nila sa akin ay Sensei Maricel. Kumusta na po kayong lahat dyan? So, ngayon po, tuturuan ko po kayong magluto na madaling lutuin na popular dito sa Japan. Siguro naman po nakita niyo na siya sa mga mall, yung tinatawag nilang pepper lunch. So, usually, ang ginagamit nila ay hot plate. Pero ngayon, gagamitin natin ay kawali kasi mahirap lang tayo. Wala tayong hot plate. Ito po ang ating mga rekado, dalawang tasang kanin, mga 200 grams na manipis na karne. Hiniwa ko na po yung negi na tinatawag na negi nila, dahon ng sibuyas. Ito po ay frozen corn. May nabibili naman na nasa lata, kung anong gusto nyo, pwede, butter. Yakiniku no tare, nabibili ito sa mga grocery. May mga iba-ibang brand sila, pero ito ngayon ang binili ko. Then, asin, paminta, pepper, at konting mantika and kawali. So, umpisahan na natin. So, painitin ng kawali. Tapos, lagyan lang natin siya ng konting mantika, punasan ng konti. Okay, medium lang ang lakas ng apoy. Okay. So, mainit na ang kawali natin. Ang ilalagay naman natin ay ang kanin sa gitna. So, ilalagay na natin ang kanin sa gitna. Dalawang cup lang yan. Ang susunod ay ang karne. Gyuni ko ang tawag dito sa so, sa tabi. I-decorate natin siya. Diba, hinahalo na kaagad sa kanin ang karne, pero ako ayoko kasi may dugo pa siya. Kailangan lupuin muna ng kaunti. Ayoko mo nang ihalo sa kanin. Ayan, medyo nawala na yung kanyang pula. Kasi baka may dugo pa kasi baka maging aswang tayo. Mahirap na. Next, ilalagay natin ang corn. Kayo depende kung gaano karami ang ilalagay niyong corn. Damihan natin. Okay. Susunod ay butter. Dalawa lang ang ilalagay natin. Nahulog. Nahulog, nahulog. Okay. And then, yakiniku no tare. I-shake nyo muna, ha? Okay. Ilagay natin sa karne. Dalawang ikot. Sunod ay konting asin. Then, paminta, pepper. Kayo, depende sa inyo kung gano'ng karami ang gusto nyo. So, medyo maanghang. Guys, ako nilalagyan ko ng mirin. Pero yung, kung wala kayong mirin, okay lang. Wala. Ako gusto kasi ayoko masyadong maalat. Kaya, para maging mild, nilalagyan ko ng mirin. And then last, ilalagay natin ang negi. Ilagay na lahat. Ayan. Kita nyo? Then, hahaluin natin siya. Then, hahaluin na natin siya. Medyo natuyo na yung pawis ng liquid niya.
pwede na yun. Then, tikman nyo. Ang laka. Kung gusto nyo pa ng paminta, lalagyan pa ng paminta. Then, kung okay na sa inyo, ready to eat na. Tapos na. Patayin na natin ang ulan. Diyan! Ito na ang niluto natin. So, sana gayahin nyo kasi mga dekado nandyan lang sa supermarket. Madaling bilhin. At saka, madali siyang lutuin. Maikli ang oras. Lalo na mga pagod kayo sa trabaho, diba? So, madali lang siyang lutuin. Mabibilisan kayong kumain at makakapagpahinga. So, sana try nyo talaga, ha? Ituturo ko sa inyo pala ang Nihongo ngayon. Word for today is kantan. Kantan, ang ibig sabihin niyan ay madali. Kantan de syo? Madali, di ba? So, sana itry nyo, ha? Tsaka mag-aral din kayo ng Nihongo. Salamat nga pala sa panonood and don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you for watching!